Masarap ang alukbati. Very healthy. Nutritious. Tsaka hindi mahirap tanim. Hindi ko nga alam ba't yung iba hindi mahilig kumain ng alukbati. Dati hindi ako makain ito. Pero ngayon, yeah. Kailangan ko nang kumain ng green leafy eh. Kaya kumakain na rin ako ngayon. Natutunan ko na rin kainin. Tsaka kahit sa anong sahog siya, pwede. Kahit saan ko siya ilagay, kahit anong luto. Pwede yan sa akin. Pero karamihan, masarap to niya. Halo sa munggo. Yeah, munggo pinakamadabis to. Tsaka yun sa ano yung corn soup. Pwede rin to sa corn soup eh. Yung magagayat ka ng mais. Ito yung pinaka-ampalaya. Sarap to. Pwede naman tinghaduan ng dahon ng ampalaya. Pero masarap din to. Hindi nga lang matapang lang ang amoy niya. Matapang. Parang hindi mo makakain yung amoy niya, no? Sobrang tapang. Yung bang matapang masyado siyang, ewan ko kung anong amoy nun. Hindi naman mabaho, kundi amoy matapang na dahon, parang gano'n. Yung pinakadahon niya kasi is matapang. So, napaka-nutritious ng alukbati. Yan. Lagi na lang ako nagluluto, basta mayroong alukbati. Yan. Gusto ko yan. Sa sardinas, masarap din to sa sardinas eh. Isa mo yung sardinas. Pwede rin to. Sinigang. Sa pakbit, pwede rin to. Wala namang uuungan yan. Basta matuto ka lang kumain. Kasi ako natutong kumain. Dati hindi ako kumakain talaga nito. At hindi namin kinakain dito sa Katagalugan ng Alukbati, Bihira. Pero ngayon natuto na akong kumain. Natuto na rin ako magtanim. Yeah. Kasi nga, search natin ng mga dahon-dahon, mga pagkain na search ko na talagang napakaganda ng alukbati. At yan naman ay proven naman sa akin. So kaya, gusto nyo na leafy vegetables, yan. Magluto kayo ng alukbati. Basta ito hindi na namin binili. Dati bumibili ako. Tinanim namin yung ganyan, yung pinagyamayang ko, tinanim namin doon. Naging binhe. Pero meron na rin kami dating tanim doon. Dati na rin. Kasi ano rin to eh. Ecosystem din ang ano nito. Ang mga procedure ng alukbati. Seasonal din ang labas nito. Pagka umuulan na lumak. At malamig na panahon, maulan na yan, maglalabasa na yan. Pag tag-araw, wala sila. Kasi yung bulaklak niyan, ano rin yan, pag namulaklak siya, yung pinakabuto niyan, nag-spread out yan. So, pagdating na another season, another tag-ulan, yun na yung tutubo, ganun. Kaya, hindi rin nalilipon. Eh, nagtanim pa kami. Eh, lagang dumami. So, yan. Sabi nga nila, mas masustansya daw yung puti. Kaya meron din kami puti doon. Puti pula. Kaya, iisa ko na ngayon yan. At ibang menu na naman ang gagawin ko rito. Sa iba, baka hindi makain. Sabi nga, anong klaseng ginagawa natin, Pesi? Puro kakaibang menu. Kasi ito, pagkain ko to. Hindi ko kumain ng mga ganitong green leafy vegetables. Kaya, dahil hindi na nga ako kumakain ng kanin. At yung araw na ako hindi kumakain ng kanin eh. Puro gulay. Yan, gulay, isda. Kaya gulay tapos may kaprasong manok. Parang ganun na lang kinakain ko. Pero mas more on gulay. At napakaganda sa kakatawa ng tao. Maganda yung gising ko sa umaga. Nangat, ako yung nagigisa na ng bawang sibuyas tsaka yung aking 1 pirasong broccoli together with the green pepper. At nilagyan ko ng konting tubig para madaling lumambot sa iyo ko ng matigas. At itatambugan na nga natin ang spinach o itong malabar spinach o yung alukbati na sa scientific name ay Boselia alba. Ngayon itong alukbati, meron itong contain na variety ng different nutrients o yung tinatawag na phytonutrients at saka yung sa antioxidants. Kaya ito na, kain na tayo ng napakalinam na matutritious na alukbati. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!